Pagarangkada ng pagdinig ng kamera higil sa mga illegal na pogo lumutang at ilang mga manggagawa na nakaranas mismo ng pangtotorture. Ang mga opisyal naman na PAOK, PAGCOR at iba pang ahensya, inilatag ang mga hakbang para matugunan ang problemang ito. Si Mela Las Moras sa sentro ng balita live. Aljos, sa mga puntong ito ay nagpapatuloy pa rin ang joint hearing dito sa Kamara patungkol nga sa mga isyong iniuugnay sa mga pogo. Bukod sa mga opisyal ng pamahalaan, humarap nga rin dito ang ilang manggagawa na nakaranas mismo ng torture sa ilang illegal pogos. Bandang alas 10 ng umaga kanina ng umarangkada, ang joint hearing ng House Committee on Public Order and Safety at Committee on Games and Amusements patungkol sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS. Pangunahing tinalakay rito ang mga krimen at ilegal na aktibidad na kinasasangkutan ng mga ilegal na pogo. Limang foreign rescue workers pa ang humarap sa pagdinig na nagbahagi ng mga aktwal na torture at iba pang pagpapahirap na kanilang naranasan mula sa mga scam farm, partikular na mula sa Bambantarlac at Porac, Pampanga. May isa ring Pilipinang biktima na humarap na nailigtas naman mula sa Myanmar. Dahil sa mga kriming ito, ang PAOK at DOJ kapwa naghayag ng kanilang pagkontra sa operasyon ng illegal pogos. At ang DOJ pabor daw na tuluyan itong iban sa bansa. We cannot deny that criminal activities occur in pogos. We likewise cannot deny that the licenses of POGOs or IGLs have been used to create a veneer of legality for their illegal activity. We have to admit that our perspective is on the negative side, being on the justice and law enforcement sector. For the benefits, we will have to defer to PAGCOR and other relevant government agencies, and will submit to the discretion of Congress, who will weigh the benefits vis-a-vis the dangers and the costs. But whatever the decision of the body, whether it is an outright ban or a maintenance of the status quo, the DOJ commits to continue to take aggressive action against POGOs engaged in criminal activity in coordination with our partners in law enforcement. Executive Secretary Lucas P. Bersamin gave us a clear and urgent directive to eradicate the scourge of human trafficking in our country and ensure the rescue of all its victims. Consequently, after extensive intelligence work and coordination with our partners from law enforcement agencies like the DOJ IACAT, the Philippine National Police, our campaign against illegal trafficking has directly led us to the conduct of raids on numerous illegal POGOs. And these operations have uncovered the extent of criminal activities associated with POGOs. Aljo, sa mga puntong ito nga ay patuloy yung pagdinig dito ng kamera hinggil nga sa mga issue na iniuugnay sa illegal pogos. At bukod sa mga opisyal ng pamahalaan, ay humarap din dito ang ilang rescued workers na nakaranas mismo ng torture mula nga rito sa mga scam farm. Bandang alas 10 ng umaga kanina ng umarangkada, ang joint hearing ng House Committee on Public Order and Safety at Committee on Games and Amusements patungkol sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs. Pangunahing tinalakay rito ang mga krimen at ilegal na aktibidad na kinasasangkutan ng mga illegal POGOs. Ilang foreign rescued workers pa ang humarap sa pagdinig na nagbahagi ng mga actual na torture at iba pang pagpapahirap na kanilang naranasan mula sa mga scam farm, partikular na mula sa Bambantarlac at Porac, Pampanga. May isa ring Pilipinang biktima na humarap na nailagtas naman mula sa Myanmar. Dahil sa mga krimeng ito, ang PAOK at DOJ kapwa naghayag ng kanilang pagkontra sa operasyon ng illegal pogos sa bansa. At ang DOJ, pabor daw na tuluyan na itong iban sa bansa dahil na rin sa mga nasaksihan nilang illegal na aktibidad na kinasasangkutan ng mga ito. Ang PAGCOR naman, pangunahing inilatag ang mga benepisyo sa ekonomiya ng mga legal na pogo sa bansa. Anila, sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, pinaigting pa nila ang pagtutok sa mga pogo. Kaya't mula sa dating 298, 45 na lang ang licensed pogo sa bansa. May mga hakbang na rin anila sila para masugpo ang mga krimen na iniuugnay sa mga pogo. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ng isang opisyal mula sa PAGCOR.
Kung tatanungin po kami kung ano pa po yung mga plans po namin for offshore gaming, konti lang po ito sa mga plano po namin. Gusto po namin mag-employ ng 24/7 monitoring sa lahat po ng operating sites. And we are planning po to remove the framework for the hubs. Sa ngayon naman po ay meron lang po tayong isang hub. And we would like to impose higher fines and penalties to erring licensees and service providers. And gusto pa rin po naming patuloy-tuloy na strengthen yung cooperation namin with law enforcement agencies dahil malaki po talaga ang tulong nila para po ma-prevent po namin at ma-solve po yung mga illegal activities ng mga hindi po licensees. Aljo, kumpara sa pagdinig ng Senado, hinggil nga dito sa Pogo, dito sa Pogo crime hearing, dito naman sa Kamara, nakatutok talaga sila sa mga actual na krimen at illegal na aktibidad na iniuugnay dito sa Pogo. Kasi Aljo, no, kung ating matatandaan, yung sa Senate, mainly talagang isa sa mga dinidiscuss nila yung mga illegal na aktibidad na konektado kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. At dito naman sa Kamara, talagang iniisa-isa nila yung mga illegal na aktibidad at the same time, pati naman yung economic benefits ng Pogo. So dito sa pagdinig na ito, tinitimbang ng mga mambabatas kung ano nga ba in the long run yung dapat gawin, kung yan nga ba ay iban o hindi, at ano yung mga dapat gawin kung sakali para mapahigpit pa yung implementasyon ng mga batas nang maiwasan na yung mga illegal na aktibidad na ito. Aljo, mamaya, no? Inaasahan natin magtatagal pa hanggang mamaya yung pagdinig dahil napakaraming nakalista para mag-interpolate ng mga mambabatas at nais nga nila, marami nga silang gustong malinaw hinggil sa mga issue dito sa Pogo. Aljo? Nela, dahil nga nagsasanga-sanga na, naungkat ngayong krimen dahil dyan sa illegal na Pogo operation, natanong din ba ang papel ng mga local government units tungkol sa kanilang monitoring sa mga lalong-lalo na itong mga illegal na Pogo? Imposibleng hindi nila alam eh. Imposibleng hindi alam ni Mayor yan o ni Barangay Kapitan. O anong hakbang dyan ng mga lokal na pamahalaan? Aljo, kanina nga no, sa pagsisimula pa lang ng pagdinig, binigyang diin na ni Public Order and Safety Chair Dan Fernandez na mahalaga yung gampanin ng mga local government units dito nga sa pagmomonitor at pagpigil sa mga illegal na aktibidad na kinasasangkutan ng mga Pogo. Kaya naman, isa sa mga inimbitahan nila para sa pagdinig ngayong araw yung mga pinuno o kinatawa ng League of Municipalities at League of Cities sa bansa. Pero kanina, Aljo, no, may pinirsintang excuse letter na isinabmit mula nga sa kinatawan niyan, sa mga kinatawan ng mga alkalde na ipinatawag nila. Kaya ang talagang sabi ng mga mambabatas sa susunod na pagdinig, hindi na pwede na wala silang kinatawan dahil mahalaga nga yung marinig yung panig ng mga LGU tungkol nga dito at marinig din nila at the same time yung mga dapat pang gawin at mga mungkahi ng mga mambabatas para mapigilan na nga yung mga krimen at illegal na aktibidad dito nga sa mga Pogo na ito. Aljo? Maraming salamat, Mela Les Moras.